umaga, mga bata. Magandang umaga din po. Magsitayong lahat. Minibining Minerbahes, pare mo bang pamunuan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Naway gabayan mo po kami sa mga gawain namin sa araw na ito. Sana po ay gabayan niyo rin po ang aming guro na siyang magtuturo sa amin. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Bago kayo magsiupo, pulutin muna ang mga kalat sa inyong paligid. Ayusin ang inyong mga upuan. At tanggalin ang anumang makakasagabal sa ating klase. Maaari na kayong umupo. Mayroon bang liban sa inyong pangkat? Wala po. Mahusay, ipagpatuloy ninyo ang pagkakaroon ng kumpletong attendance sa ating klase. Ngayon ay tutungo na tayo sa bagong yugto ng ating aralin, ngunit bago tayo magpatuloy, ay magkakaroon muna tayo ng balik-aral tungkol sa ating tinalakay nung nakaraang araw. Ano ang paksa na ating tinalakay nung nakaraan? Binibining pas? Ma'am, ang natapos po nating aralin ay tungkol sa climate change at sa aspektong political, pang-ekonomiya at panlipunan ng climate change. Mahusay! Ano-ano naman ang dahilan ng pagkakaroon ng climate change? Binibining lugdat? May dalawang sanhi po ng climate change ayon po ito sa pag-aaral. Una, ang natural na pagbabago ng klima ng buong mundo. Ang ikalawa naman po ay dahil sa gawain ng tao na nakapagpapataas sa konsentrasyon ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases sa atmosfera. Pahusa ngayong kasagutan, paano naman nakaka-apekto ang climate change sa aspetong political, pang-ekonomiya at panglipunan? Pinibining Karansa? Ma'am, nakaka-apekto po ang climate change sa aspektong panlipunan sa pamamagitan po ng mga kalamidad na naidulot ito kagaya ng pagbaha, heat waves at ang pagkawala ng kaligtasan ng mga tao mula sa kalamidad. Sa aspektong pang-ekonomiya naman po, magandang halimbawa ang El Niño na nararanasan tuwing tag-init. Dahil po sa panunuyat ng lupa ay mahirap imano ng mga pananim at madalas ay namamatay ang mga ito, kung kaya't nagre-resulta ito ng pagkalubo. Para sa aspektong political po, gobyerno ang nangangasiwa sa pagtulong sa mga apektado ng mga kalamidad na dulot ng climate change. Ang mga programa ng pamahalaan ukol sa pagbaha na naranasan sa Pilipinas. Tuwing tag-ulan na isang magandang halimbawa, may papakita sa ganong paraan ang pagtulong ng mga pamahalaan sa mga nasaranta. Nakasalalay sa pamahalaan ng palika ng mga programa at paglalaan ng pondo at tulong patungkol sa climate change. Napakahusay na yung kasagutan! Bilang mag-aaral, paano naman kayo makakatulong na mabawasan ang pagtaas o paglala ng climate change? Maaari ba kayo magbigay ng isa? Binibining Mausar. Ma'am, makakatulong po kami sa pamamagitan ng pagtanim ng puno at halaman sa mga magsisilbing taga-sipsip ng GHGS. Sino pa nais magbahagi? Binibining Narvaez? Sa aming tahanan naman po, ma'am, ay maaari kaming gumamit ng mga energy efficient at environment friendly na mga kagamitan. Sino bang nais magbahagi? Binibining Reyes? Huwag na pong gagamit ng mga plastic bags. Kung maaari, gumamit na ng mga bag na pwedeng gamitin ng paulit-ulit para mabawasan ang plastic bag na ating itinatapo na nagdudulot ng tinatawag na greenhouse gas. Sino pang nais magbahagi? Ginong Bawang. Maaari din po kami mag-recycle ng mga bagay tulad ng plastic bottle at paper upang maging kapakinabangan. Magagaling ang inyong kasagutan. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Tunay ang naunawanan ninyo ng lubos ang nakaraan nating talakayan kung kaya't dadako na tayo sa susunod nating aralin. Sapagkat malinaw na sa inyo ang nakaraan nating talakayan, ay meron akong inihandang maikling video clip dito na bibigyan ko kayo ng 4 minutes upang unawain ang nilalaman nito. Maaari niyong isulat ang mahalagang impormasyon sapagkat meron akong inihandang katanungan sa pagkatapos ng video. Handa na ba kayo? Opo! Thank you.
Ang kaligasan ay isa sa mga biyayang handog na dapat natin ingatan, alagaan, at pagyamanin tungo sa ating kaunlaran. Dito natin nakukuha ang mga pangunahing pangangailangan natin. Mula sa pagkain, tirahan, at iba pa. Ang nakakaalarma ng pangyayari sa ating kaligasan ngayon. Ang ating kaligasan dahil sa ating kapatid. Isa na dito ang kaligasan na isang pangunahing sanhi ng pagkawasa ng ating kaligasan. Ikaw ang pagputol o pagsuri ng mga puno upang magpatayo ng mga gusali at iba pa. Ito din ang ito ang mga exhaust gases na mula sa mga pabrika at mga sasakyan na nakakasira sa ating ozone layer. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng global warming. Ang pagkalat din ng gasira ay isa sa mga dahilan kung bakit unti-unti nasisira ang ating kaligasan. Ang pagtapon ng basura sa dagat ay nakakaapekto sa mga iba't ibang organismo na dito nakatira. Dahil sa mga ginagawa natin sa ating kaligasan, hindi natin alam na tayo rin pala ang maaapekto. Nagkakaroon ng matinding pagbaha at mga landslide. Unti-unti na nagsisinaw ang mga yelo sa cold areas dahil sa global warming. Nagkakaroon na ng mga pollution na nakakasira sa ating kaligiran. Ngunit may ilang paraan upang mapangalagaan ang ating kaligasan. Isa na dito ang 3 R's o ang reduce, reuse, at recycle. Ito ang pinakamainang gawin upang maging maayos at malinis ang ating kapaligiran. Ang pagtatanim din ng mga puno ay nakakatulong sa atin. Hindi lamang dahil sa oxygen na dulot nito, kundi dahil humihigop din ito ng baha. Ang tamang pagtatapon ng basura ay nakakatulong din upang mabawasan ang dulot sa paligid. Tungkol saan kaya ang napanood ninyong video? Binibining Narvaez? Ang video clip po ay nagpapakita ng iba't ibang suliran ng pangkapaligiran na madalas po nating nakikita at nararanasan sa ating bansa. Mahusay ang iyong kasagutan? Ano-ano naman kaya mga suliran ng pangkapaligiran ang ipinakita sa video clip? Kinawake ka! Ang mga suliran ng pangkapaligiran na ipinapakita po sa video clip ay hindi wastong pamamahala ng basura, pagmimina, pagkalbon ng kagubatan at pagbaha. Mahusay ang iyong kasagutan. Tama ang iyong mga lahat ng sinabi. Ang mga bagay na ito ay kadalasang napapansin natin sa loob ng isang pamayanan. Ngayon ay tutungo na tayo sa ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Handa na po, ma'am! Bago natin simulan ang ating aralin ay magkakaroon muna tayo ng maikiling gawain. Ito ay tatawagin nating ipakita ko, tukuyin mo. Maaaring mo bang basahin ang panuto? Minibiling mausar? Suriin ang mga larawan at tukuyin kung anong sunaraning pagkakapit.
pangkapaligiran ito. Para sa unang larawan? Naunawaan ba ninyo ang ating panuto? Opo. Para sa unang larawan, sino ang nais sumagot? Binibining Reyes? Suliranin sa solid waste, ma'am. Tama? Para sa ikalawang bil, sa ikalawang larawan? Binibining Pass? Pagkasira po ng mga kagubatan dahil po sa pamiminat ko rin. Mahusay! Para naman saan ang, ano naman ang tinutukoy dito sa panghuling larawan? Binibining Karansa? Suliranin po sa pagbaha, ma'am. Tama! Tama ang inyong mga palagay? Nakakapekto ba ang mga suliranin na ito sa pamumuhay ng tao? Binibining Lugdat? Opo, ma'am. Dahil ang mga suliranin po na ito ay nagdudulot ng masasamang epekto sa kalusugan, kabuhayan at pamumuhay ng mga naninirahan sa lugar na apektado nito. Magaling! Ngunit naniniwala ba kayo na ang ilang suliraning pangkapaligiran na nakikita natin sa ating sariling pamayanan ay nakatutulong sa mga tao? Binibining Narvaez? Opo, tulad po ng kadalasang naririnig namin, ang pagmimina at quarrying po ay nagbibigay hanap buhay sa mga tao at ito ay nakakatulong sa pag-unlad ng ating pamayanan. Tama naman ang iyong kasagutan. May iba pa bang gustong magbahagi? Sa tingin ko'y wala na. May idea na ba kayo tungkol sa ating pag-aaralan? Oo. Ginoong Bawang, maaari mo bang basahin ang ating paksa? Mga suliraning pangkapaligiran sa sariling pamayanan. Maaari mo bang bigyan ito ng buhay? Mga suliraning pangkapaligiran sa sariling pamayanan. Ito ang ating bagong paksa sa arali na ito. Basahin naman ang ating layuni. Ginaong Pakeka. Mga layunin, nilutupoy ang iba't ibang isyong pangkapaligiran sa sariling pamayanan. Nilusuri ang dahilan at ipiko ng suliraning pangkapaligiran sa pamayanan. Nakabuo ng mga mungkahi at akbang sa pagharap ng mga suliraning. Kapaligiran sa sariling pamayanan. Iyan ang magiging paksa natin sa ating aralin na inaasahan na magagawa ng bawat mag-aaral sa pagtatapos ng ating aralin. Sa ating panibagong aralin, ito ay tungkol sa mga suliraning pangkapaligiran. Ito ay tatalakay sa mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan natin sa ating sariling pamayanan upang mas maunawaan pa natin ang ating aralin na magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Bumilang mula sa kanan. Isa. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Magsama-sama na ang magkakagrupo. Maaari kayong umalis sa inyong mga upuan upang pumunta sa inyong mga kagrupo. Magkakasama na ba ang magkakagrupo? Opo. Ang ating gawain ay pinamagatang larawan suri. Ang ating gawain ay pinamagatang larawan suri. Maaari bang basahin ang panuto? Binibining Mausan? Suriin ang mga larawan at tukuyin kung anong suliranin ang ipinapakita nito. Ang bawat materyales na ibibigay ko sa inyo
ay naglalaman ng mga larawan. Tutukuyin ninyo kung anong suliranin ang ipinapakita dito. Isusulat din nyo ang dahilan at ang epekto. Bibigyan ko lamang ang bawat pangkat ng tigtatlong minuto para matapos ang inyong gawain. Pagkatapos ay iulat ito ng bawat pangkat sa unahan. Sino ang pangkat isa? Pangkat isa? Pangkat dalawa? Isa. Pangatlo? Maaari na kayo magsimula? Habang kayo'y nagsisipaganda sa inyong gawain, narito ang pamantayan sa pagmamarka sa inyong mga gawa, kriteriya, nilalaman, 20 puntos, organisasyon at kalinisan, 15 puntos, pagkamalikain, 15 puntos, sa may kabuang 50 puntos. Meron na lamang kayong isang minuto para tapusin ang inyong gawain. Tapos na ang 3 minutong kong ibinigay. Tapos na ang 3 minuto. Magsipaganda na ang bawat grupo para sa pag-uulat. Unang grupo, maaari nyo nang inulat ang inyong gawain. Ang unang larawan po ay tumutukoy sa deforestation. Ang mga dahilan po nito ay ang iba't ibang gawain ng tao tulad ng pagtutroso, illegal na pagmimina, migrasyon, pagkakaingin at fuel harvesting. Epekto naman po, malaki po ang epekto nito, hindi lamang sa forest system, kundi pati na rin sa ibang pangyayari kaugnayan dito. Magiging madalas ang pagbaha at pagbuo ng mga bundok. Nangitin din lang po ang init na nalalahas ang kahaluran ng puno na babalante sa init at lamang. Palakpakan ang unang pangkat! Ikalawang pangkat! Ikalawang pangkat!
Dalawang larawan ay tumutukoy sa pagkukwari o kwariing. Ginagamit ang mga nakuhang bato, buhangin at iba pang mineral sa paggawa ng mga gusali, kalsada, marami pang ibang bagay na nagmumula sa pagkukwari. Ang epekto ng quarrying ay nagdudulot ito ng polusyon, makakasama sa kalusugan, pagkasira ng biodiversity at ecological balance. Palakpakan ang ikalawang pangkat! Ikatlong pangkat! Yung mga nakapag-ulat na ay maaari nang bumalik sa inyong upuan? Ginagawa ang pagmimina upang gumawa ng matapos na produkto mula sa nakukuha ng iba't ibang mineral tulad ng metal, di metal at enerhiyang mineral. Epekto, ito ay nagresulta ng pagkontamin at pagkarasan sa anong tubig na nagdudulot din nito ng kemikal na pagkamatay ng salamang tubig at mataas na nag-anta ng pag-uho. Dahilan, ang mga dahilan nito ay kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Isa pa rito ang kawalan ng kaalaman sa waste segregation. Ang mga taong naninirahan malapit sa dump site ay maaaring makakuha ng iba't ibang sakit at nakokontamina ang mga tubig. Magiging sanhi din po ito ng global warming. Palakpakan ang ika-apat sa pangkat. Mauhusay kayong lahat. Ang unang pangkat ay nakakuha ng 48 na puntos. Ang ikalawang pangkat ay nakukuha ng 48 na puntos. Ang ikatlong pangkat ay nakakuha ng 46 na puntos. At ang ika-apat na pangkat ay nakakuha ng 46 na puntos. Palakpakan ang bawat isa. Ang mga suliranin pangkapaligiran na ito ay nakaka-apekto ng lubos sa mga tao, gayon din sa kanilang mga ari-arian. Mahalaga na natutukoy ng bawat mamamayan ang suliranin pangkapaligiran na nananaranasan sa ating sariling pamayanan sapagkat ito'y makakatulong sa pamamalaging handa upang makaiwas sa mga pinsalang dulot ng mga panganib at kalamidad. Ang deforestation naman ay may kaugnayan sa pagbaha, landslide, at sapagkat ang pagputol ng mga puno, ang hindi pagputol ng mga puno ay nakatutulong sa pagsipsip ng tubig at pagkontrol sa lupa upang huwag gumuho. Dahil naman sa pagdami ng populasyon ay nadaragdagan at marami ang nililikang basura mula sa mga tahanan. Samantalang, ang pagmimina at quarry ay nakatutulong sapagkat ito'y nagbibigay ng hanap buhay sa mga tao, gayon din ay napapaunlad nito ang ating bansa, subalit ito ay nagdudulot ng masamang epekto sa tao, hayop, at sa ating kalikasan. Batay sa inyong mga inulat, ano ang konklusyon na inyong nabuo tungkol sa epekto ng suliranin pangkapaligiran? Binibining lugdat?
Ma'am, para po sa akin, mayroon pong mabuti at masamang epekto ang mga suliranin ng pangkapaligiran ng ating pinag-aralan. Halimbawa po sa pagminina, ito po ay nagbibigay ng hanap buhay at kita sa mga tao. Subalit, ito po ay nagdudulot ng pinsala sa ating kapaligiran gaya ng polusyon sa hangin at tubig. Dagdag pa po rito, ang pagkakainin ay nakakatulong sa mga magsasaka na magkaroon ng lupang mapagtataniman, subalit ito ay nagdudulot ng pagbaha, erosyon ng lupa at pagkaubos ng mga puno. Magaling ang ibinahaging konklusyon. Mayroon pa bang ibang kasagutan? Wala na po. Kung magpapatuloy ang mga suliranin at hamong pangkapaligiran na ito, sino ang pangunahing maapektuhan? Binibining Narvaez. Ma'am, sa akin pong palagay, tayong mga tao ang pangunahing maapektuhan ito sapagkat kung patuloy po ang pangasuliranin ito, ay magkakaroon ng kakulangan sa mga likas na yaman na ating kinukuha sa kalikasan. Ang ilan naman pong suliranin ay nagdudulod ng panganib sa buhay ng tao at nakakaapekto sa kanilang pamumuhay. Mahusay! Nunuan ba ninyo ang naging ating talakayan? Oo! Kung gayon ay magkakaroon muli tayo ng pangkatang gawain? Bago tayo magsimula ng ating aralin ay pinangkat ko na kayo magsama-sama. Magsama-sama na magkakagrupo. Kayo! Narito ang gagawin ng bawat pangkat. Mari mo ba akong tulungan, Binibining Lugdat? Saknong at binubuo ng apat na tulad tungkol sa pagmimina at mga solusyon sa suliranin. Pangkat dalawa, basahin ang panuto. Para sa mga espesyal na mag-aaral, batay sa inyong malikhaing imahinasyon, gumuhit ng munti ninyong paraan kung paano maiiwasan ang deforestation. Pangkat tatlo, gumawa ng slogan na nagpapakita ng solusyon sa suliranin sa pagbaha. Pangkatapat, bumuo ng jingle na nagbibigay impormasyon tungkol sa solid waste at kung paano ito maiwasan. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng marka batay sa pamantayan sa pagmamarka. Kriteriya, nilalaman, 5 puntos. Pagpapahalaga sa oras, 5 puntos. Presentasyon, 5 puntos. At kaayusan ng pangkat, 5 puntos na may kabuang 20 puntos. Nanuwaan ba ang inyong panuto? Oo. Kung gayon, simula na ang inyong mga gawain. Narito ang ilang materyales na inyong gagamitin. Para sa pangkat 4 ay pangkat 3, narito ang inyong gagamitin. At para sa pangkat 2, narito ang inyong materyales. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para tapusin ang inyong mga gawain. Pagkatapos ay bibigyan ko kayo ng 2 minuto para ipresenta ang inyong mga ginawa. Bye.
Meron na lamang kayong isang minuto. Tapos na ang tatlong minuto? Magsianda na ang bawat pangkat? Simulan natin ito sa unang pangkat. Magandang umaga po. Narito po ang ginawa na ang hinihanda ng tula na pinamagatang Pamayanan ay alagaan, kalikasan ay ingatan. Pag-inina ay gawain pangkabuhayan, susi na kaunlaran ng ating bayan. Ngunit epekto ay kasiraan ng kalikasan, patalin sa ating kalusugan. Ang sariwang hangin ngayon ay maitim, mga lupain ay wala ng pananim. Kontaminadong tubig ang sa isday kumitil, sa buhay ng tao ay siya rin kumikitil. Ang pagbabago ay hindi makakamitan kung ang kalikasan ay papabayaan. Ito ang lakas ng isip at ating katawan. Kapag nasira, tayo din ang nawawalan. Tayo ay umayaw sa sigaw ng pagmimina. Pagsikapin ito ay pakaingatan sa tuwina. Muling ibalik ang punong nabuwal at nalanta. Alis ang lumutang na basura, ibalik ang tubig na maganda. Palakpakan ang unang pangkat, napakahusay! Pangkat dalawa? Ang tapos ng magulat ni Mari nang bumalik sa inyong mga upuan. Ito ang presentasyon ng aming pangkat. Ang poster na ito ay nagpapakita ng baga ng mundo, ang kagubatan. Ang patuloy na pagpuputol at pagsusunog sa kagubatan ay nakakaapekto sa ating mundo, lalo at higit sa mga taong naninirahan dito. Nilagay namin ang Feed the Earth Lungs dahil kung magtatanim ng mga puno at palitan ang mga punong naputol sa ganong paraan, maiwasan ang deforestation at iba pang epekto na dulot nito. Pangkat dalawa? Bakit dalawa ang poster na inyong ginawa? Ang poster na isa ay para sa mga espesyal na mag-aaral na aming kasama sa aming grupo. Palakpakan ang ikalawang grupo! Ikatlong pangkat! Ayoko nang ba? Kaya hindi na ako magkakalat. Ang mga basura kasi ang ating tinatapon ang nagiging dahilan ng pagbaha. Tayo din ang mga tao, kinakailangan magkaroon tayong disiplina mula sa ating sarili upang maiwasan ang ganitong bagay. Gayun din upang maging ligtas tayo sa sarili ang dulot nito. Palakpakan ang ikatlong pangkat. Kung huling pangkat. Kita bukod. Kita bukod.
Dito kayo sa gitna ng bahagi. Dito kayo sa gitna. Ito po ang handa naming ginger. Pahinginig na nais kapag ito ay malinis, kaya kumuha ka ng walis upang basura'y maalis. Tahanan at paaralan, pati na rin sa langsaman, hindi dapat nakalatan, ito ay ating pamayanan. Mga kalalay ingatan, huwag hindi mabarahan, garanong kanalang dahilan ng bahas sa ating bayan. Labi sanang maalala, saan man tayo magpunta, sa pagtatago ng mga basura, kailangan disiplina. Napakagaling naman ang pagkatapat, malakas. Narito ang puntos ng bawat pangkat para sa unang pangkat na gumawa ng isang tula. Sila'y nakakuha ng 19 na puntos. Para naman sa ikalawang pangkat na naggumawa ng poster kasama ang mga espesyal na mag-aral, nakakuha sila ng 19 na puntos. Para sa ikatlong pangkat na gumawa ng slogan, sila ay nakakuha rin ng 19 na puntos. At para sa magagaling na mga awit, sila ay nakakuha ng 20 puntos. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Mahusay kayong lahat. Sa inyong palagay, ano kaya ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng suliranin pangkapaligiran? Binibining pas? Batay po sa ating napag-aralan, tao po ang pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng suliraning pangkapaligiran. Isa na po rito ang kawalan ng disiplina sa sarili at pagrespeto sa kalikasan. Gumagawa po tayo ng mga gawain na nagdudulot ng masama sa kalikasan tulad ng pagtatapon ng basura kung saan-saan at pagpuputol ng mga puno sa kulitan. Magaling! Ang ilang suliraning tulad ng pagmimina at quarry ay mahalaga lalo na sa pag-unlad. Sa iyong palagay, ano ang maaaring alternatibo upang hindi masira ang ating kalupaan at ang kapaligiran? Binibining mausad? Opo, ma'am. Bagamat ito po ang nakakatulong na kailangan pa rin po natin itong iwasan sa pamamagitan po ng pagsasaka at pagtanim ng mga namumuhang kahoy. Marami pong mga lugar sa ating bansa na hindi gumagawa ng pagmimina subalit umuulan. Mahusay ang iyong ibinahagi. Ano kaya ang hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang matugunan ang mga suliraning pangkapaligiran sa Pilipinas? Binibining Narvaez? Ang gobyerno naman po ay nagiging kaisa po ng pamayanan sa pagsasagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga suliraning na ito. Halimbawa, pagpapatupad ng Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995 at Wildfire Resources Conservation and Protection Act na nangangalaga at pumoprotekta sa kalikasan. Magaling! Natutuwa naman ako na napaka-aktibo ninyo. May nais pa bang magbahagi? Wala na po. Sa akin nakikita ay mukhang nauunawaan ninyo ang ating araling. Ngayon atin ang itong ilalapat sa pang-araw-araw na buhay. Tuwing pumapasok kayo sa paralan, ano-anong isyo ang napapansin ninyo sa kapaligiran na iyong dinadaanan? Binibining Karansa? Issue po, ma'am, sa pagtatapon ng basura. May nais po bang magbahagi? Issue po, ma'am, sa polusyon sa hangin at tubig dahil sa mga mababahong basura na itinatapon sa daan at ilog. May nais po bang magbahagi? Ginoo nga, Keka? Ma'am, dahil kami po ay nainirahan sa bundok, madalas ko pong mapansin ang pagkakalbo ng kagubatan upang gawing kaingin. Mahusay ang inyong mga binahagi. Ano kaya ang kopnakbang o pagbabago ang inyong magagawa bilang mag-aaral upang masolusyonan ang mga suliraning pangkapaligiran na ito? Binibining Karansa?
Bilang kabataan po at isang mag-aaral, ang maaari ko pong maging hakbang ay maging disiplinado sa pagtatapon ng basura at mabigyan ng kapwa kabataan ng wastong paliwanag kung ano ang tamang mga paraan na makakatulong sa kalikasan at mabawasan ang sinirahan nito. Mahusay ang iyong ibinahaging hakbang. Sana'y gamitin ninyo ang mga hakbang na ito upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Bilang mag-aaral, paano mapapabuti ang inyong sarili upang makatulong sa ating kapaligiran? Minibining Reyes? Mag-aaral po ng mabuti upang malaman namin sa aming mga sarili ang mga pagpabago na para sa ikakabuti ng ating kapaligiran. Kung kami po ay may pinag-aralan, mas maunawaan namin kung anong suporta at proyekto ang maaari namin gawin upang lumabong ang kalikasan. Magaling! Bakit kaya mahalagang pangalagaan ang ating kalikasan at paano kayo makatutulong upang mapangalagaan ang ating kalikasan? Binibining Narvaez? Sa akin pong palagay, mahalaga na pangalagaan ang kalikasan upang ito ay mapakinabangan pa ng susunod na henerasyon at patuloy na mapagkukunan ng ating mga pangangailangan. Bilang mag-aaral naman po, makakatulong ako sa pangangalaga nito kung uumpisan ko ang disiplina sa aking sarili at tumulong sa pagbuo ng mga hakbang sa pangangalaga nito. Mahusay ang iyong ibinahagi. May katanungan pa ba tungkol sa aralin na ito? Wala na po. Kung gayon, atin na itong ilahat? Ano-ano ang mga suliranin pangkapaligiran na kinakaharap ng ating sariling pamayanan? Binibining Lugdat. Ang mga suliraning pangkapaligiran na kinakaharap ng ating pamayanan ay paghahawa ng kagubatan o deforestation na tumutukoy sa pangmatagalan at permanenteng pagkasira ng kagubatan dulot ng iba't ibang gawain ng tao tulad ng ilegal na pagtutroso, migrasyon at fuel harvesting. Pagmimina ay ang gawain kung saan ang iba't ibang metal, bimetal at enerhiyang mineral ay kinukuha at pinoproseso. Ang quarrying ay ang pagkuha ng mga bato at iba pang mineral mula sa lupa sa pamamagitan ng paghukay o pagtitibag. Suliranin sa solid waste ay resulta ng hindi maayos na pagtatapon ng basura ng mga tao. Flash flood ay resulta ng pagpuputol ng mga puno sa kagubatan at pagbabara ng mga basuras na tinatapon kung saan. Mahusay, tunay na ikaw ay natuto sa ating aralin. Maaari bang ibigay mo ang nabuong konklusyon sa ating talakayan? Binibining Mausar? Marami pa masasamang epekto ang mga suliranin ito, hindi lamang sa pamayanan, gayon din sa mga tao. Ilan po rito ay, ang hindi maayos na pagtatapon ng basura ay nakaka-apekto sa kapaligiran at kalusugan. Dahil po sa pagkasira ng kagubatan, naging mas madalas ang mga pagbaha at pagbuo ng mga bundok. Ang mga ilog at iba pang anyong tubig ay nagkokontamina at nalalason. Nagdudulot ito ng masamang dulot gaya ng pollution sa hangin, dulot ng alikabok at usok mula sa quarry site. Magaling! Tunay ang naunawanan ninyo ang ating naging talakayan. Ang bawat isang suliranin sa ating pamayanan ay may masamang dulot sa tao. Upang ito'y masolusyonan, panatilihin na disiplinado ang ating mga sarili at huwag maging mapangabuso sa kalikasan sapagkat tayo din ang mga apektuhan. Bilang mga mag-aaral, maging bahagi kayo ng mga programang nagsusulong ng isang maganda, malinis at masaganang kalikasan. Muli, naunawaan ba ninyo ang ating aralin? Opo. Meron pa bang katanungan? Wala na po, ma'am. Sapagkat wala na kayong katanungan, meron akong inihandang maikling pagsusulit. Kumuha ng isa at ipasa. Pahuli. Meron na bang papel ang lahat? Opo. Meron lamang kayong 5 minuto? Maaari na kayong magsagot?
iwasan ang pangangopya sa inyong katabi? Sapagkat kayo nag-iingay na? Tapos na ba ang lahat? Opo. Ngayon, itatama na natin ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Binibini Narvaez? Sagot na lang. A po, ma'am. Tama? Binibini Reyes, pangalawang bilang? A po, ma'am. Tama? Pangatlong bilang? Binibining pass? Hindi po. Tama? Ikapat na bilang, binibining... yun ang kakeka? Si po. Tama. At huling bilang, binibining mausal? Hindi po, ma'am. Tama. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? Sino ang kakuha ng 4 na puntos? 3? 2? 1? Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Tunay nga, naunawaan ninyo ang ating aralin. Pakipasa ang papel pa una. Narito ang inyong karagdagang gawain. Pakibasa ng panuto. Binibini lugdat. Takdang aralin. Gumawa ng poster na nagpapakita ng paghihikayat sa mga tao na panatilihin ang kaayusan at kalinisan sa kapaligiran. Narito ang kriteriya o ang pamantayan sa pagmamarka ng inyong mga ginawang takdang aralin. Kriteriya, nilalaman 20 puntos, kaugnayan sa pagsa, 15 puntos, pagkamalikain, 10 puntos, kayusan ng pangkat, 5 puntos, may kabuuan, 50 puntos. Naunawaan ba ang ating panuto? Opo. May katanungan pa ba? Wala na po. Isulat ito sa inyong kwaderno. Basta ba magsulat ang lahat? Opo. Magsitayo na ang lahat? Pulutin ang lahat ng kalat sa inyong paligid. Ayusin ang inyong mga upuan. Binibini lugdat, pamumuan mo ang ating pangwakas na panalangin. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama, maraming salamat po sa isang matagumpay na talakayan. Salamat po sa pagbibigay ng kaalaman. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin sa paglabas namin sa silid na ito. Dalangin ko po ang lahat sa ngalan ng iyong anak ni si Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa inyong pakikibahagi. Nawa ay tunay kayong natuto sa ating talakayan. Maaari na kayong pumunta sa inyong susunod na klase. Paalam. Paalam din po. Paalam din po.